humanap ng pagkakakitaan. At Enrique, yung mga day-old na loans na ito pa niya, kaya nilalagyan ng... Magnegosyo sa bakuran. May seeds yan na bunga, eh, di ba? Negosyong agrikultura. I mean, pwedeng dayuhin ang production ng nursery ng kakao. Kasama si Amy Boyko. Pili ang ating programa kasi, no? Makinig sa mga eksperto. Doktora Corazon Occidental, Engineer Rosenda So, at Doc Sosi De Leon. Agree ako dyan. Magandang araw, ako po si Amy Boyko at ito ang Agree ako dyan. Ngayong araw, mabalit tayo at kasama ko po ang ating guest co-host, si Doktora Lina Policarpio, ating veterinaria. Hello po! Hello, Miss Amy. Thank you. Thank you for inviting me again. Medyo matagal-tagal na tayo nagkasama. Parang ilang buwan na rin yun. So, salamat sa pag-imbita niyo sa akin. At, Doc, sana hindi matatapos sa ngayon lang, ah. Pwede ba sa mga susunod pa? Pwedeng-pwede. Pwedeng-pwede. Basta pwede sa schedule. Hindi ako makakahindi sa inyo. Doc, ano ba mga pinagkakaabalahan mo sa ngayon? Kasi okay. Last time na pag-usapan natin, retirement mo pa eh. So ngayon, ano na ba yung ginagawa mo? Tagal na nga nun. Nag-retire ako nung December and then January, sumama ako sa daughter ko. Nagtayo kasi siya ng dog food business. And andun ako nakikigulo sa dog food business niya. Medyo na-delay na because of the pandemic, but hopefully, ito na, tuloy na. Parating na yung mga produkto from Switzerland and New Zealand. And magbibigay ko sample sa'yo kung may aso ka or pusa. Ay, may aso ako! Tumayo yung aso. Para masubukan mo naman yung ganda ng produkto. Hindi ko nalang babanggitin yung brand name, baka i-charge nyo ako. Hindi naman! At saka wala na ako sa PVMA, pero nandun ako sa FAVA, yung Federation of ASEAN Veterinary Association, handling yung Animal Welfare Subcommittee. So andun pa rin, indirectly sa PVMA, and dito ngayon ako nagko-concentrate dun sa aming family business. Parang nag-retire ka, pero busy ka pa rin. Hindi yata ako mapipigil eh, kasi pwede pa naman eh, sayang yung opportunities na dumadating. Opo, saka kayang-kaya naman ma'am, para namang ang energy mo din ay tuloy-tuloy din eh. Oh. Parang hindi naman bumababa ang energy nito, Clina. Nahahawa lang ako sa'yo. Anyway, Doc, familiar ka ba sa mga lemongrass o tanglad? Favorite ko yan, lalo pag nasa Thailand ako, yung amoy sa mga spa nila. Amoy, oo. Yun, gustong-gusto ko yan. And gustong-gusto ko rin ang lemongrass sa, kasi ang nanay ko is from Bohol. Meron silang mga luto na naglalagay ng nakataning lemongrass, papakuluan, diba? Sibuyas, kamatis at luya, tapos lemongrass, lalagay ng isda. At saka malunggay. So it's very refreshing, very healthy. Yun yung alam ko na lemongrass. Opo. Pero itong lemongrass na i-introduce ko sa'yo ngayon ay medyo malayo dun sa nakasanayan natin. Pero pagdating naman po sa health benefits ay hindi papatalo. Ngayon pag-uusapan natin Flexosus lemongrass. Flexosus, medyo hindi pa ako sure dun sa pagkakabigkas ko. Pero Flexosus lemongrass. Alamin po natin mamaya, may papakilala ako sa'yo, Dr. Lina. Yung mga benefits na to, kung paano ito itanim, saka ano pa bang mga pakinabang ang pwede na makuha natin dito sa Flexosus lemongrass. Abangan po yan ang ating mga manonood. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Doc Lina, it's a privilege for me na ipakilala sa iyo itong tao to. Grabe, gustong-gusto ko yung energy niya. Sigurado ako mag-enjoy yung ating mga viewers. Ayan. Nagkatwentuhan pa lang tayo pero masaya na. Ang makakasama po natin ay Global Sales Director ng Gold and Grass Corporation, si Miss Yelena Pelayo. Hello po! Good afternoon. Hello, po. Agree ako dyan. Correct. Yung mga energy level talaga. Oo nga, na-curious lang ako, Yelena. Saan ba galing yan?
Anong pinanganak kasi ako, ma'am, yung asawa po nung president ng Russia, ang pangalan niya Yelena. So, sabi ni nanay ko, ooh, good name po. may malaking future. Kaya ito, pasok tayo dito, ma'am, sa inyong product. At saka ito ding agri-product na ito, marami pong kayang pagalingin, sabi nga nila, at marami ding solusyon sa ating katawan. Ang tanong po, itong lemongrass o tanglad na tinatawag natin, saan ba ito nanggaling, ma'am? At gano'n ba kadami ito sa bansa natin? Gano'n na ba kadami? Well, technically speaking, ma'am, there are 55 varieties of it. Tapos, if you look at the product, we only choose one. Simbopogon flexosus po. Hindi siya wide or hindi siya ganun kadami sa Pilipinas. So, medyo pinoprotektahan namin siya. So, iba ito sa yung common na tanglad natin. Hindi ito yun. Ibang luto. Oo, yun ang alam ko eh. May similar properties po sila. But, iba po kasi yung tina-target ng company namin. So, we're only sticking to one. Talagang naka-zoom in kami sa Simbopogon flexosus. Oh, iba pa rin ito sa citronella. Magkaiba sila, right? Yes, ma'am. Okay. Ma'am, saan kayo? Bali, saan ang farm na to? Saka paano po itanim at paano i-harvest? Madali lang yan, ma'am, simply because technically, kahit anong kunin mong lemongrass, and hindi naman siya endemic sa Pilipinas, pero dahil tropical country tayo, madali siyang umusbong. So, kung itatanim mo yan, mas maganda, ma'am, sa tigang na lupa. Dry? Mga ganun? Dry talaga? Mm-hmm. Hindi kailangan ng water supply like other plants? Problema. Well, kapag tinanim mo na po siya ng sabay-sabay, they will fight for the same resources. So, you will need that too. But hindi siya katulad ng mga agricultural products na medyo water-intensive. No. It likes the sun a lot. So, pag tinanim mo siya, kung lalagyan mo siya ng fertilizer or patubig na mataba, you can get like 25 tons of it every harvest. Pero pag tamad ka or hindi ka nag-weed, nagdi-weed, yan, meron ka namang 10 tons of it every harvest. 10 so, tons? Siya. Ang dami nun. So, 10 tons is from how big a lot? 1 hectare po yun. Tapos, technically speaking, ma'am, on the first harvest, it will take 6 months. Pero dahil hindi po natin in-uproot yung green leafy part lang po nung halaman, yung aerial part lang. Pag kinat mo siya, in under 45 days, you can harvest again. So, dahil weed siya, ang magiging kalaban mo lang talaga is yung kapwa weed niya. So, para hindi sila maglalaban sa same nutrients dahil pare silang weed, mas maganda talagang in-uproot yung weed. Yung ibang weeds. Mm-hmm. Pero pag nag-form na po yun ng canopy, hindi mo na kailangang i-de-weed yun kasi automatic wala ng sunlight na papasok sa ilalim. So, lalaki na lang siya on its own. Bakit nyo napili yung particular species ng simple, yun? Ano na nga ang sayang? Lemongrass. Simbopogon flexosus. Simbopogon flexosus. Yun, at saka hindi yung citriatus na citratus. Yung common, di ba? Common lemongrass natin. Sa Pilipinas, ma'am, Andropogon yung common. Hindi pala yung okay. No po. Meron kami ginawang, well, at least yung parents ko at yung mga kapatid nila, yung forerunners po ng company, may kind of ginawa na study on what to choose. By accident lang actually yan, ma'am, kasi dalawa namin siyang sinimulan, citratus and flexosus. Tapos nung nakita yung results, na mas mabilis mag-deliver ng results yung flexosus, drain up na namin yung citratus. From then on, it has always been just flexosus. Okay. Pero, so yung parents, yung sabi mo, the forerunners, are into agriculture talaga? Not at all. They are OFW, ma'am, and they're looking for towards retirement, and then there's nothing to do. Well, it would be a good idea to farm something na just grows. Ang galing, no? Hindi alagain. Yun yung terms for that particular species. However, sabi ni Lord, kung pag may tinanim, may aanihin. So, kung mas maganda yung pagtatanim, mas maganda yung aanihin. Diba? So, if you take care of it a little lang, maybe you add
yung discarded na mga yung laman loob ng fish, right? Kasi they're rich in nitrogen. Tapos lalagyan mo sa ilalim ng dupa, magdidiweed ka, or magdilig ka ng konting tubig every now and then, and they would really flourish quite well po. Kasi tigang na lupa lang naman yun. Yun pa yung maganda, ma'am. Usually, ang tigang na lupa, di mo talaga siya magagamit for agricultural purposes ng mga food and vegetables or crops. Pero ito, magagamit mo siya. Okay. Ma'am, na-curious ako, paano itanim? Ito ba galing sa seedlings? Galing yes, sa ma'am. Seed or cuttings? Talagang seedlings yan, ma'am. Parang white, yung kulay white. Yung nakikita mo po doon sa palengke. Pero kailangan may roots. Oh. Pwede mo siyang i-direct na itanim sa lupa, pero mas magandang pinapaugat muna siya sa tubig. Pag nagkaugat na, saka mo siya itatanim. Tapos mga 70 meter gap there and here para lang may space, kasi magfo-form yun ng canopy eh. Ganong katataas to? Hindi, sabi mo, it's not the usual tanglad. So, ganong katataas ng isang plant? Ano ma, matangkad pa sa akin. I'm 5'7". Tumatangkad talaga siya. Kaya pala sinasabi mo may canopy. Paano magkaka-canopy? Iba yung iniisip ko pala na grass. So, this is taller. Mga parang kasing laki ng kogon, ganun. Oh, yes. Yes, definitely po. Okay. That's new knowledge talaga for me today. Ay, ay tayo. Kidding po. And then, when you extract the oil, which part yung ginagamit for extraction? We follow the same rules of wisdom, ancient wisdom. Talagang green leafy vegetables, just the aerial part. Wala po kasi ma'am antioxidant on the white part. Lahat ng antioxidant na kakailanganin is on the green part. So aerial parts lang lagi. Which is a big part of the plant. Kasi kung sinasabi mong mataas siya, so marami, yes, marami talaga. Yes. Kaya pala naman nakaka-tentan sila eh. totoo yun. And kung makakalagay ka talaga ng mga discarded na, yung tinatapon sa bahay na daily na basura, you can just put it along, ililibing mo po. Mas maganda pa yung growth ng halaman. Ma'am, dyan sa ano, wala ka nilalagay ng fertilizer. Kasi didinig ko, laman ng isda, tapos itong mga basura na pwedeng makulo, yun ang nilalagay natin. Kasi ma'am, botanically, weed siya. So, it will thrive on anything that you just dump. Diba? So, if you can, imbis na itapon sa basurahan, ibalik na lang siya yung biodegradable materials doon sa halaman. It would be best. Mag-thrive pa siya. Mas gugustuhin niya yun. Yung hasang po kasi ng isda, yung laman loob ng isda, they're rich in nitrogen. So, kapag nilagay mo siya doon, gugustuhin talaga siya ng mga weeds. So, mas mataba, mas brighter yung color, mas matangkad, mas mataas yung... May process or direct? Kasi na-curious ako, first time ko pong nadinig to, na pwede yung hasang ng isda at saka, or kinocompost nyo din, katulad ng mga organic. No composting, ma'am. Kahit isubukan mo, ma'am, tonight, magtanim ka sa pot lang, tapos ilagay mo lang yung ulo ng isda. I'm not saying yung luto, ma'am, yung hilaw. So, itanim mo lang po yun. Kahit ilagay mo po dun yung kamatis lang, ang ganda ng bunga nun, ma'am, in 6 months, para kang naglagay ng fertilizer. Oo. Ay, ang galing. First time yan. As in, first time ko talaga nadinig yan. Ganun talaga, ma'am. Pag farmer ka, lahat na lang ng churla, alam mo. Practice kita siya before. Practice siya ever since na nag-start kayo na magtanim ng lemongrass. Ganito na po yung ginagawa. Oh. So, i-cultivate natin yung land and then kasama na yung mga hasang, yung mga na bubulok ng mga basura doon. Mm-mm. Saka pa lang natin tatanim yung lemongrass. Opo. Pwede rin siya, ma'am, during the growth cycle. Lalo na kapag halimbawa, kinat mo yung halaman. It will require a lot of nutrients. So, habang wala pang canopy, edi yung in-between po, pwede mo siyang laliman, mga maybe 6 inches or 8 inches deep. Tapos, or 1 foot, mas maganda yun. Tapos, ililibing mo lang doon. So, every night, imbis na tinatapon yung sa basurahan yung discarded, doon mo na lang ilibing. Oo. Dok Lina, may pinakwentong chemist yan kasi first time ko po na natinig na hindi na kinocompost yung mga nilalagay doon sa lupa. Direct na.
yung parang doon na magko-compost ng ano eh, kusa. Yes. Oo. So pati mga ano, yung mga dahon-dahon, mga ganun, balat ng vegetables or yeah, pwede siguro din, no? Yes, ma'am. Oo. Tapos ang maganda pa dun, ma'am, kasi habang nagiging adult yung tanglad. So after 4 years, nakausbong na talaga yung lupa. Tapos pag kinuha, eh, time na yon to replant. So pag kinuha mo siya, automatic, super fertile na yung lupa. Tapos para mo siyang tinil kasi nakausbong na talaga yung lupa. Eh. So pwede mo na siyang taniman ng other crops, vegetables. So pag pinutol yung sabi mo, the green leafy part, hindi ba tutubo na yung mga tuber na nandyan agad? Yes, in 2 hours. Kaya dapat walang baka. Yung mga baka, no! Bawal kayo dyan! Bawal kayo dyan! May mga two aso. Hours dapat tapos or meron na mag-sprout. Meron ng sprout yun, ma'am. Wow. Weed lang siya. Weed lang siya. Talaga? Well, kaya lang matamis yun. As you mentioned, it's a tuber. Matamis yun. So pag hindi ka, pag wala kang pets na dog, medyo kakainin siya ng baka. So dapat, kailangan meron kang mga guard dogs para habang nag-harvest kayo for 2 hours at least tumatakbo-takbo yung mga aso para walang bakang kakain. Miss Amy, dapat puntahan natin yung farm. Dapat mag-visit. Parang lahat ng sinasabi ni Miss Yen bago sa pandemya. Sa dami na ng interview ko. Kakaiba sa vertical farming. Di ba? Parang ibang-iba sa ating kaalaman itong mga naririnig yes, sa atin. Yes. Kaya mo lang po kailangang i-compost pag vertical farming kasi masyadong maliit yung lupa. So there isn't really any movement. So kailangan mo siyang i-composting muna. Pero pag ganyan po, no, free range yung area. Nature can take its own place and nothing really to do with it. Hintay lang. Sabi mo kasi sa tigang na lupa mas maganda yung paglaki ng mga lemongrass. Pero paano pag tag-ulan? Anong nangyayari sa kanila? Tuloy pa rin ba or mas maganda talaga pag dry season? Mm-mm. Pag tag-ulan, ma'am, maraming hydrosol pero maaamoy mo medyo matabang yung hydrosol. Eh pero usually po kasi kapag tinatanim namin yan, hindi naman super sloping, mahirap kasi mag-harvest pag super sloping. Kinda sloping para merong natural drain. So ano pa rin, pero mag-iiba yung quality of the oils or concentration siguro of the oils. Yes. Mas matapang po talaga yung citrus, yung oils ng citrus plants during summer season po. Pero in terms of harvest, tuloy-tuloy lang kayo. Sabi mo kasi 4 months, meron na, pwede na ulit eh. 45 days. Yes. Ah, 45, sorry, 45 days. Okay. 6 months yung first harvest, tapos every 45 days. Ang bilis, no? Parang broiler. It's a broiler noon. Pero, meron po ba mga peste na tumatama sa lemongrass? Fungus, yes po. Kapag nababad sa ulan, typical, magkaka-fungus sila. So you use any fungicide o natural fungicide yung ginagamit? We used to, pero ang napansin namin, proper aeration. So, important talaga yung distance ng mga halaman. Tapos, pag kinat mo, talagang yung cut, walang sugat. What I mean is, single, ganun lang. Matalim yung pang-cut. Opo. Kasi kapag parang buhok, pag ginanun mo, tapos ginanun mo, magkaka-damage yung white part niya. So, dapat single cut lang talaga. Para walang sugat. Malinis sila. Pag malinis sila, wala silang sugat. Tapos wala na. Pag nagkaka-problema lang naman pag isang linggong, oh my gosh, ulan na ulan, yung ganun. Ganun, kailangan mo talagang putulan para lang mag-aerate. Proper aeration. Babawasan yung plant para magkaroon ng proper spacing. Mm-hmm. Okay. Tapos ma'am, punta tayo sa harvest time. Paano mo ito in-harvest? Saka pa natin malaman kung ready for harvest na. Ano and then sabi mo, kinakat, ano yung gamit natin pang cuttings? Pwede rin grass cutter. Mas maganda, mas efficient yung grass cutter. Tapos pag gina-grass cutter mo lang, single way lang para tumba-tumba lang sila doon. Tapos hakakutin na lang. Ganun. Paano malaman na ready na sila for harvest? Dapat talaga bilangan mo yan, ma'am. 6 months, 45 days. Maximum na yung 60 days. Kasi pag nag-exceed po ng 60 days,
bumabagsak na yung... depende yun sa gusto mo, ma'am. Habang tumatanda sila, gumaganda yung essential oil nila. Pero bumabagsak yung hydrosol, yung water content na recovery. So, kung ang after mo is essential oil, patagalin mo pa. Kung ang after mo is yung hydrosol, medyo mas bata, mas maganda. So, saan kayo doon? 45, maganda yung balance na essential oil and hydrosol. Ganun. Mm-mm. Kung halimbawa, kailangan mong gawin parehas. Pero kung halimbawa, kung may priority ka sa essential oil, hintay ka lang 60 days, okay lang naman. Hindi naman yun. May ano ba? May bearing ba yung time of the day na nag-harvest dun sa quality? Yeah. Always, ma'am. Pag ganitong tanghali, mas mababa. Mas, kasi the moment na kinat mo po yun, makikita mo agad may nag-evaporate. And the thing that evaporates first is actually the oil. So, mas maganda po, hin-harvest siya, not later than 8 in the morning. Aga pala, not later than 8 in the morning. Mm-hmm. Ang yung sinabi mo na nakikita mo nag-evaporate, what... Talagang ano, visually makikita mo siya? Oh, yes, ma'am. Nakikita mong parang nagko-curve yung nakikita mo sa taas. So parang mainit, gano'n. Tapos pag ginanon mo yung kamay mo over sa leaves, pararamdaman mo talaga yung init ng leaves. Bawa, Miss Amy, kailangan natin makita to. Literal po, na, kahit na, actually kahit na naman naglagay ka ng fresh leaves, tapos kumpul-kumpul sila, pag ginanon mo, mainit yung ibabaw. Nag-evaporate na po kasi. Saan kayo kumukuha nung ano, nung plant, nung sort, well, kayo meron na kayo, pero before, saan kayo nakakuha nung variety na i-extension? I'm not quite sure of the origin nung halaman, ma'am, but I really am not sure kung paano namin nakuha yon. But I'm 100% sure na nag-isolate talaga kami, flexosus lang. Uh-huh. Okay. Kasi baka yung ordinary tanglad hindi ganun yung effect pag sa ano eh sa bahay. Kung lamok lang bango siya. Opo, kung lamok lang po yung pag-uusapan, they will deliver the same effect. Yes, ma'am. Well, just so you know, halimbawa, yung citronella kasi natin, pag pumunta ka sa Canada, will have no effect. Pero meron po dong halaman, Melissa yung pangalan. Bilog naman yun, ganun, mm-hmm. yung leaves niya. Pag yun ang ginamit mo, dinistil mo, paamoy citronella din yun, kapamilya siya ng citronella, mabubugaw yung lamok. Pero pag dinala mo yung Melissa sa Pilipinas, ayun, sabi ng lamok, ano to? Ano to? Ano ba yan? Magkaamoy sila. Pero siguro nag-design si Lord or yung nature na kung ano yung kailang, kung anong meron kang peste, merong yung pang-retard sa kanya is only existing in that environment din. Yes, yes. Opo. Yan, nabanggit ko kanina, Doc Nina, yung lechong manok sa lechong baboy. Nakurious ako, ito bang flexosus ay pwede ding ilagay sa pagkain? Pwede naman, ma'am. Kaya lang sayang naman yung properties niya kung ilalagay mo lang sa kumano. Pero, yes po. So, meron kaming isang chicken company na fast food chain po. Imbis na lemongrass po yung nilalagay, bali yung isang toothpick isinasawsaw sa oil, tapos nilalagay po yun dun sa marinade, tapos 20 pieces of chicken, 30 minutes, para walang lansa. Oh, isang toothpick lang? Yes, ma'am. Para isang buong 20. Toothpick. Apo, isang liter na marinade, 20 pieces ng chicken, walang lansa. So, hindi mo kailangang magsaksak ng saksak ng kung ano-ano, kasi kailangan mo lang naman eliminate yung lansa. Bali, ma'am, ito ba flexosus pwede na maitanim sa loob ng bahay? Di ba? Gusto ko lang pong personal tanggal. Oh, pwede, ma'am. But ang lemongrass po is not, gusto niya talaga ng sunlight. So, kapag nilagay mo sa loob ng bahay, you won't get the properties you want. Mas maganda talaga yung tutok siya sa ilalim ng araw. Magandang ano, magandang opportunity to for other farmers, di ba? Na merong, sabi mo nga, tigang na lupa, walang nakatanim kasi... laging iniisip natin, anong water source ko pag nagtanim ako dito? Ang hirap. This is a very good alternative that our viewers and listeners could also explore. Ayan, Doc Lina and Miss Yen, medyo maganda yung usapan natin dito. Pero kailangan ko po nang putulin ang ating usapan. Kailangan lang po natin ng quick break. Magbabalik po tayo. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Go
babalik ko ang agree ako dyan. Agree. So yan, nagkakatuwaan na nga kami kanina. At naatakbo ng aming usapan. Sobrang na-amaze po talaga ako, Miss Gin, sa mga sinasabi nyo. Ang dami-dami-daming bagong info na pumapasok sa akin ngayon. Pero, I'm curious lang ako, from harvest, in-store pa ba natin yung ating mga lemongrass? Most of the time, hindi, ma'am. So, we do just-in-time production. Kapag nakuha na yan, ay kapag bago namin siya i-harvest, meron ng purchase orders. Tapos saka lang namin ipaprocess. Yung nagkakaroon na kami ng storage time for oil, kasi every ton, 1,000 kilos, we only get 2 liters of oil. Eh, ang kailangan ng i-fulfill 100 liters. So, yun, medyo may storage time. Ini-imagine ko, isang tunelada, 2 liters lang yung makukuha mo. Ako, magtingi lang pala. Pero 2 liters na oil, pero yung hydrosol? Depende, ma'am, 9 to 10% po. So, may mga 90 liters to minsan 120. Pag umuulan, 140 liters. Pag summer, 90 liters. Pero napaka-aromatic nung 90 liters na yun. Oh. So ito bang, ma'am, seasonal lang po? I mean, yung product mo, seasonal lang? Fortunately, it's year-round. Nagbabago lang yung amount ng antioxidant kasi mas maganda siya tuwing summer. Tuwing tagtuyo, ganyan. Mas maliit nga lang yung yield, pero talagang iba yung color, iba yung amoy, iba yung antioxidant capacity niya, ganun. Ma'am, paano yung pinaprocess? From harvest to processing na tayo. Paano natin pinaprocess ang ating lemon, yung oil, essential oil, at saka yung lemon tea? Ah, technically speaking, ma'am, all other distillation companies boil water. So whenever they do 1,000 kilos or 1 ton, it takes them 18 hours to do it. On our end po, we don't boil water. Dry distillation siya. We only distill it in 1 hour and 20 minutes. Tapos 20 minutes of loading time. So, we reduce our carbon footprint as much as 91%. At that level po, kahit 2 litro lang yung napoproduce namin in 1 hour and 20 minutes, at least marireach namin yung 10 liters in under 1 day. Pure pa siya. Tapos, whenever we distill it, automatic, the height, because we don't distill water or we hindi kami nagpapakulo ng tubig, automatic siya, yung oil lumulutang sa taas, tapos yung hydrosol, yung water content, nasa baba lang. Tapos, isi-separate lang na yun naturally. Mechanical na lang. Or pinapadaloy na lang. So, essentially, distillation lang yung dadaanan nung lemongrass leaves. Yes, and then diretso na sa bottle. Yes po. Ang maganda pa dun, ma'am, single ingredient siya. Mm-hmm. Tapos, the oil itself is oil. Kasi yung iba po, the only way to separate it is to add solvent. When you add solvent to the product, it will no longer be edible. Because you can't use it for pharmaceutical uses. Yeah, you can use it for this active ingredient ng disinfectant. Pero magiging limited ka na doon. Di mo na siya magamit for human consumption or yung nilalagay sa skin. Yan. At least dyan, kapag ganyan yung process, automatic, walang solvent, yan, single ingredient product lang siya. And you can use it in any form or any way you want to. You are harvesting, sabi mo, 10 tons, di ba, per harvest. So, nai-imagine ko ganun kalaki yung storage and yung distillation facility. Pwede bang describe mo sa amin? Medyo malaki, ma'am. Medyo may 1,000 SQM din yun. Pero ano lang, ma'am, time lang. Halimbawa, so yung first truck, estimated ganito yung dala niya. Ganitong oras siya dadating. Yung next truck, ganitong oras dadating. So habang ina-unload mo yung isa, nire-reload mo yung isa. Kasi habang mainit pa yung machine, hindi mo siya pwedeng ibaba. Kasi it will take hours to bring it to boil, mm-hmm. yung halaman mismo. So kailangan, kapag dinidiscard mo yung isa, pinapasok mo yung isa, para nasisave, nakoconserve mo yung energy na pre-produce mo for the distillation. Ganun. Para tuloy-tuloy lang. In, out, ganun. Seamless naman po. Tapos yung maganda dun, ma'am, yung halaman na ginamit mo,
pwede mo siyang gawing mulch, yung para hindi in between sa halaman, para hindi mag-grow yung weed. Or pwede mo rin siyang i-export papunta sa Germany, tapos gagawin po nilang bulletproof yun. Kasi ma'am, kapag kinatanam mo siya, pag nabawa, na-distill mo na yung spent grass, ang tawag doon, hindi mo siya makakat kahit katana yung gamitin mo. So you can use it actually as a bulletproof. Mas magaan pa siya. Kasi usually, ang bulletproofing will add 1,000 kilos to the vehicle. Pero pag ginamit mo yung lemongrass as bulletproof, tapos meron yung additive lang, adhesive additive, para hindi sila naghihiwalay-hiwalay. Kahit metal piercing yung product, nasa 200 kilograms lang yung in-add mo doon sa sasakyan. Parang walang tapon, Dok Tina, dito sa lemongrass, no? Yun nga eh, parang habi ko nga may bago na tayo. Yung pinaka- dahon, 'di ba? Pero yung ibang lemongrass dok hindi kayang gawin 'yon, Miss Amy. Hindi. Like sauce. Okay. So doon sa processing part, naka-separate na yung spent grass and then meron na kayong tawag ito, yung oil and the hydrosol. And then diretso na 'yan labeling na ng product or meron pang ibang diretso na labeling. Yes. And just that, in time production talaga. Pinoproduce kung ano po yung kailangan. Para walang tigil, walang tapon, ganun. Tapos controlled yung batch, alam mo kung may mali agad yung batch, ganun. Para no storage kasi mahirap din mag-store, ma'am, glass lahat ng product kung napasa agad ka. So glass ang requirement. You cannot use plastic. Simply because, ma'am, glass is the only product or packaging in the world that does not allow migration. Halimbawa, ma'am, yung antioxidant. Yung best known antioxidant na synthetic is called alpha-tocopherol. Kaya lang, it comes in oil format. Eh yung antioxidant, yung citral content po ng lemongrass, ng flixosus, mas mataas yung scavenging activity niya at non-scavenging activity. Yung scavenging activity po, yung ability to control other forms like yung cancer cells kasi radical free radical yun eh. Or the ability to collect BPA kasi inom tayo ng inom ng plastic material. Or yung halimbawa, mataas yung metal poisoning sa katawan. Halimbawa, may mercury ka sa katawan. If you drink lemongrass hydrosol, you can actually remove it, poo-poo it, and wee-wee it from your liver and kidney without doing the therapy. Ano bang tawag sa therapy na yun? Yung basta yung nag-aalis ka ng heavy metals. Mm-hmm. Diba pag malapit kayo sa facility ng gold mining, mataas yung heavy metals or lagi kang kumakain ng sardinas or ganun, mataas yung heavy metal poison. Canned food, mga ganun. So, kapag mataas yung heavy metals sa katawan, nagko-collect siya sa kidney and liver. Kapag ginamit mo po ay plastic, yung antioxidant mag-work dun sa plastic. So, pag ininom mo siya, parang kang uminom ng plastic, right? Eh, yung purpose niya is supposedly for your body. If you just leave it in a glass, walang migration na nangyayari. So, even after 12 years, basta no direct sunlight or no direct exposure to heat, stable yung product, you can actually use it until the 12 years, even without refrigeration. Additional knowledge, Miss Amy. Hala, binombard ko na kayo. Oh no, may naiintindihan pa kaya sila. Pero, pero that's really good. Observe lang ako ng observe. After na itong make quiz tayo, ha? So, maganda talaga. So, kung bibili tayo ng essential oils, we have to check naka-bottle ba siya or naka-plastic. Yung mga PET, mga PET, ano? Tama ba? Yun yung mga yon. So, better kung naka-glass talaga siya. Yes, ma'am. Actually po, pag bumibili kayo ng product na antioxidant tapos naka-plastic, most of the time, naiinom mo na po yung BPA ng product. Kaya nga, di ba, parang 90% ng cancer patient has direct contact with plastic na iniinom or kinakain on a daily basis for more than 30 years of their lives. Mm-hmm. So, yeah. Medyo accumulating siya, but if you can flush it, pwede naman. Yun yung purpose po ng lemongrass. So, if you drink it, halimbawa, may high blood pressure or may high blood sugar, well, just to explain it, yung usually po, yung high blood sugar, high cholesterol, high uric acid is due to chronic inflammation. Ang ibig sabihin po nung of the kidney and the liver in particular. Yung inflammation po, halimbawa, pag kinagat ka ng lamok, nagwe-welt. Yun ang tinatawag na inflammation. Kaya
Kaya lang, yung chronic inflammation, ibig sabihin, everyday maga. So kahit inom ka ng inom ng gamot, 40% lang po ng gamot yung na-absorb. Mm-hmm. Kaya naka-maintenance mode yung tao, naka-sandal lang siya sa gamot. But if we address the root cause, yung patigilin yung inflammation, so ina-absorb ng katawan yung 99% ng gamot. Yung gamot works exactly the way it was designed in the laboratory. So if you drink it 3 times a day, 15 ml lang po before meals, on the 7th day, you get a lab test, you see your blood sugar, your cholesterol, they all go down naturally. Unfortunately, ma'am, kasi yung mga office people, they don't want to wee-wee as much as 6 times a day kasi hassle. But the thing is, the more you control your wee-wee and your poo-poo, the more the dirt accumulates inside. Uh-oh. And the more it builds up, right? So, kung mawiwi mo sana yon, if you just allow your body to do its natural process, then hindi magkakaroon ng accumulation, then wala yung consequences na high blood pressure, high blood sugar. Ilang years na nga po ulit ang inyong company, ma'am? Since November 2001, ma'am. So magte-20 years na kami this year. Wow! Month, anong month ang anniversary? November po, ma'am. November, okay. So November, oy! 20 years. That's a long time para maging ganyan ka successful. I mean, imagine penetrating the world market with our own. Pero Doc and Miss Amy, we barely scratched the surface of it. I mean, yung ini-import nating oil from the US, that's a part of it is coming from us, from the Philippines, whether it's calamansi. And they even waited for our ilang-ilang. 2 years silang naghintay ng ilang-ilang in order for them to receive their own. So lahat naka-plano. But of course, wala na yung branding mo doon. But, you know, to know na galing sa'yo yun, makes it feel good, diba? Alin doon yung mga essential oils na binibenta? All 3 companies, ma'am. Talaga yung mga popular. Huwag na natin panggitin, ano? Okay na yun. Citronella, calamansi, LME, ilang-ilang, we produce it for them. Oh. And sabi mo, we have barely scratched the surface. Yes, so, ang laki pa ng potential. So, sa mga gustong pumasok sa ganitong negosyo, anong tips yung maibibigay mo sa kanila? Number one, goal. Smart goal. Tapos, kailangan talaga, kasi sabi, kung may tinanim, may aanihin. And so, you have to plant the goal para meron ding aanihin yung goal. Para hindi ba aimless yung nangyayari. Kasi it's going to be a difficult one. Number two, be honest. Nung 27 years old ako, nung nakita ko yon, be honest when everyone else will not, be honest when everyone else would not, be honest when everyone else could not. I said to myself, BS! Hindi ako magiging, doormat. No! Ganun. Pero, when I did the mentoring with DTI, I realized na, kung anong tinanim, siyang aanihin. So, if I want to sleep at night, yung alam kong wala akong, kasi, export yan, ma'am, mataas yung chance na ibabalik yung product mo or magkakaroon kayo ng litigation, ganyan. And when you undergo through that, nakakasira yun sa faith sa company or sa sarili mo din, ganun, as a producer. But if you do it right, tapos you set the right expectations with your clients, yung honest ka, hindi namin ito madideliver ng ganito, we're so sorry, can you give us lead time, ganito, ganyan. Basta transparent ka with your clients, then walang litigation, walang product returns. Sinasabi mo, oh, ito, tag-ulan, ganito lang yung maabot natin, quantity and quality. Are you okay with that? If they say they're okay with that, then go. If they say they don't. Sabi, hindi. Ba't mo ba pinagpipilitan? Yung mga ganun. Basta straight and honest. I think yun yung pinakamaganda talagang naituro ni DTI na just be transparent and everything will fall in its right place. Mahirap, of course, wala namang madali sa mundo, I suppose, but yeah. Then, kailangan love mo yun. Kasi ma'am, pag hindi mo love yung ginagawa mo, ma-stress ka. Pero pag love mo yung ginagawa mo, mapapagod ka. But because you find satisfaction in what you're doing, it's a gift that keeps on giving. So it fuels you automatic. Pero pag na-stress ka dahil di mo love yung ginagawa mo, gusto mo nang isuka yung ginagawa mo, edi, wala din.
And clearly, we can see you love what you're doing. Andun yung yes. passion mo. Mine was a different road kasi, ma'am. I loved something which is not good, a soft drink. And when I was 16 years old, I was drinking 1 liter of it every day. Vitamin C ko siya. Oh gosh. And then nung 23 years old ako, sinabihan talaga ako ng doctor ko, ayan, CKD4 ka na. Kailangan ka mag-transplant ng kidney. I was 23 and I was gonna die. Tapos, dumating yung Hydrazol and our German client. Tapos, iba yung case niya, iba yung case ko, pero ang function niya is for kidney and liver. So, sabi niya, subukan mo, you know, nothing to lose, right? So, nung sinubukan ko, in 1 week, tumigil yung pagdudugo ng kidney and then, after 6 months, umalik ako kay Doc. Sabi niya, what did you do? Nasa CKD dito na ako. Tapos, by 2007, wala na akong attack. So, I skipped the whole thing out. Kasi kapag nag-transplant ka, you have what? 7 years? So, your timeline is 30 years old and then you have to get the transplant again. Lucky kung may makuha ka. Sorry kung wala kang makuha. Ganun. And I'm already 41. So, I owed my life because I drank lemongrass. So, I think it's my... the Lord. For the life that I was given. Of course, you have... Kailangan mo subukan, right? The thing is, it's just 7 days and it's just food. And to have that chance and to give that chance to other people. Yeah, because... At least yung mom and dad ko, they're 73 and 74. They're not in a wheelchair. Hindi sila nakatali sa maintenance medication. Yung quality ng life na hindi ka nakatali sa gamot, na hindi ka dinadialysis, and have the pleasure na 41 and have your parents. Buhay pa. That's really good. So, yung sa akin, medyo personal yung approach ko sa product. Yeah. So sorry. No, thank you for sharing your personal story. It's very powerful, Miss Yen. And I have nothing but admiration dun sa... I mean, it's difficult to share a personal story sa first time na nagme-meet. But thank you for sharing that. I'm sure it will inspire our other viewers and listeners dun sa iyong shinare sa amin. Hope so. And I hope it could change other people's lives the way it has changed my family's, my friends, and our clients' lives. So, actually, there's so much to share about lemongrass. Kaya lang, syempre, study yun ng ibang government, ng ibang company. Medyo limited lang yung pwedeng i-share. But note that half ng problema natin, which is hypercholesterol, high uric acid, high creatinine, is due to a failure of kidney and liver and the liver. Lemongrass lang yun. Address the root cause, stop the inflammation. You do it for 3 times a day, 1 week, you get a lab test, you see the results for yourself. For all you know, you might just be saving your own life. That's true. Inspiring itong episode natin. Grabe, roller coaster, no? Pero sobrang inspiring. And gusto ko yung sinabi mo na ayaw mo na nakatali dun sa mga gamot. Tanong ko lang, kasi nga, sabi mo, ang daming benefits that we can get from lemongrass. Meron ba nag-approach sa inyo to use this for COVID? Yes, ma'am. Actually, kinokontrol lang namin yun, ma'am. Kasi, andyan naman yung VCO, okay lang. But in case of, halimbawa, near death, just so you know, so yung number one killer po nung COVID-19 is actually yung blood clot. Yung blood clot can be tested using D-dimer blood test. So kahit yung tertiary na hospital can do the lab test for 600 pesos. If we can stop the blood clot, you can actually prevent using ventilator. So pag nag-accumulate yung blood clot sa lungs, ayun, may magkakaroon na ng hindi ka na makahinga sa ibiventilator ka. If you drink lemongrass, in 24 hours on your next x-ray, half of the crystalline is gone. In 7 days, negative na yun. Tapos pag clear na yung lungs. So kapag antigen test ka or kahit rapid testing, negative yun.
or COVID-19 kahit yung antigen testing. As if may mga ganong cases that reached you na nagsabi na ito yung experience nila with using lemongrass for COVID patients. Yes, ma'am. Pero andyan naman yung BCO. Let them take the limelight. Total. At the end of the day kasi, ma'am, yung primary, yung comorbidity nung COVID-19, yung high blood sugar, high cholesterol, high uric acid, is still the number one killer. So if you cannot control it, mas mabilis yung blood clotting and everything else. Kapag guarded talaga yung kidney and liver, blood clot will not happen in the first place. So kahit mataas yung exposure mo to COVID-19 patients, negative pa rin. You don't know how many tests ang nagawa ko na, oh my God, butas na yata yung ilungat nga lang ako. Swab test. Gusto ko lang malaman, bakit pag golden grass, bago tayo magtapos? Kasi ma'am, yung lemongrass at citronella, which are our flagship products, are actually just grass. Pero yung essential oil niya po is golden. So, gold in grass. Quite literally. And apparently, it is truly gold. Golden in the way that how it saves lives and affects other people. So, yeah. Like I said, things just fell in the right places. So, yeah. Thank you, Lord. thank you Miss Yelat, ang ganda po ng gold in grass, ka-inspire. Ang ganda nung story, and with all the experiences ng gold in grass in this herbal alternative, so to speak, ay magandang maiparating natin sa mas nakararami ano yung mga pwede nating tingnan na opportunities out there. And sabi nga ni Miss Yen, we have not scratched the surface yet. So bakit hindi natin, 'di ba, ikalat sa mas nakararami at tingnan natin ano pa ang maitutulong nito sa Pilipinas. Ay, pansamantala po maghihiwa-hiwalay kami. Pero abangan niyo po kami sa susunod na mga araw. Ito po ang Agree Ako Diyan. Agree Ako Diyan.